Hello mga Jai! At yan na nga, magluluto tayo ng buttered prawns. Gamit tayo ng bawang, garlic powder, onion powder, pepper powder, at sili at butter. So ilagay na nga natin yung butter sa pan. Sa wok, ilagay na rin natin yung garlic habang natutunaw yung butter, guys. So dapat dahan-dahan lang ang apoy para hindi masunog ang ating bawang. Ilagay na rin natin yung mga powder at haluin natin siya. Yan. So alalay lang yung apoy niyan, guys, para hindi mapait. Tapos syempre ilagay natin ang soy sauce. Konting soy sauce lang ang ilalagay natin, tamang kumulay lang siya. Yan. Tapos lagyan na natin yung ating prawns. Ginupit ko yung mga paa-paan niyan, pati nguso, pati yung mga hair sa kanyang nguso. Yan. Tapos huwag niyo kalimutan na hiwain yung likod niya para matanggal niyo rin yung mga dumi-dumi. Ayun nga, guys. Tingnan natin ang konting magic sarap, ang pasarap ng buhay, di ba? Ayan. Tapos hintayin lang natin na mag-orange lahat sila. Ayan, pwede mo na siyang i-high heat. Pero guys, wag niyo siyang pababayaan. Alright, so yan na, ibuhas na natin ang ating sauce. Naglagay din pala ako dyan ng sugar pang pabalance ng lata. At luto na ang ating special buttered prawns. Ayan, ang sarap niyan, guys. Mapaparami ka talaga sa kanin. So syempre, hindi matatapos ang ating vlog kapag hindi tayo kumain, guys. Pasensya na sa itsura ko ngayon, guys. Super init sa labas, kaya, sa bahay, kaya sa labas kami kumain, guys. Yan, napaka-init. Sobrang tirik yung araw dito sa Bulacan. Hirap idilat ng mga mata, guys. Pero lavine. Kahit tawisan na si mama, kain pa rin, oh. Tama, oh. Yung pamilya ko kumakain din sa kabilang side. Ang kulit nung bunso ko kasi ayaw niya kumain, tinatakbuhan niya yung papa niya. Yan. So, kain lang tayo, guys. Sa amin, nasa 800 per kilo yung mga ganyang prawns. Kaya kung gusto niyo mag-order, sabihan niyo lang ako. 800 yun, ha? Pero kapag holiday, syempre tumataas yung mga ma. So, yan. Napakasimple lang ng luto natin sa prawns, guys. Hindi ako masyadong ma-ingredients ng mga mamahalin kay Merut. Basta masarap yung lasa. At saka marunong kang magluto ng maayos. Kahit hindi mo mahalin yung mga ingredients mo, ay carry lang. So, yan na. Kain tayo. So, ngayon lang pala ako kumain ulit for today's video. Dahil pag ganyan kumain na tayo ng lunch, hindi na tayo kakain ng dinner time, okay? Para balance-balance naman ang buhay. Pero syempre yung mga anak ko at yung asawa ko, kakain sila. Ako lang yun kasi medyo mataas ang ating cholesterol. Baka ma-high blood ang bakla. Ayan na. So, kain-kain lang tayo, guys. Excuse me sa aking sarili yan. Ang kulit ng anak ko dahil tinataguan yung tatay niya na nagsuskubo sa kanya. Kaya siya tumakbo sa likod ko. At sabi ng panganay ko, ang sarap-sarap daw ng lasa ng aking luto for today, guys. Kaya tuwan-tuwa ako. Ang dami niya rin nakain. Yan, pawisan na si mama. Oh. Yan, lavarn. Sige lang. Masarap ilagay sa rice yung sauce niya, guys. Kasi pag yung liquid tsaka yung butter, nagko-combine siya. So, hindi talaga siya literal na mantika na sauce. Dahil meron siyang sauce talaga siya, ma. Okay? Ang gulo ko dun sa part na yun. So, yan na. Dadagdag pa tayo ng kanin. Kasi 10 bits, mga Jai. Ayan. Sige lang, ma. Yan. So, kapag magluluto kayo, guys, lagi niyong magandang paglutuan yung malaking kawali pag mga gantong luto para mabilis nyo siya mahalo kasi high heat nga siya. So pag maliit na kawali yung lulutuan nyo, ang tendency ay masunog yung inyong food dahil very konti lang yung paghahaluan, hindi lahat ma-flip. Kaya wok ang gamitin nyo pag mga ganto. Hindi nyo siya pwedeng iluto ng matagal, guys, ha, kasi magra-rubbery yung inyong prawns. Okay, ang prawns ay hindi niluluto ng matagal or habang buhay. Charot. Hindi yan baka, mga ma. Okay, salamat sa panonood. Please don't forget to follow, like, share, and hit notification bell para updated kayo sa aking mga video. And please subscribe to my YouTube channel as well. Ang sarap, grabe. Thank you so much, guys. Walang sawang panonood. Maraming salamat sa inyong lahat!